Kamusta mga tol? Nikola Jokic, the Joker, ang tinuturing natin na best center ngayon sa NBA. Ano ba ang meron kay Jokic na mas lamang siya sa mga magagaling na center sa NBA ngayon? Yan ang i-breakdown natin ngayon, pero bago yan, palike and subscribe sana mga tol. Salamat! Tingnan muna natin yung mga naging average ni Jokic mga tol. Last season, 19.9 points, 9.7 rebounds, 7 assists, 0.6 blocks, 1.2 steals sa 52.8% at 31.4 naman sa 3 points, 81.7 naman sa free throw. This season naman, 27.5 points, 11.5 rebounds, 8.5 assists, 0.7 blocks, 1.6 steals, 56.5% sa field goal, 40% sa 3 points at 84.7% naman sa free throw. Kung hindi nyo napansin mga tol, lahat ng stats tumaas. Eh kung ganyan man makaganda yung asawa mo, di ba? Malamang, hindi lang yan tumayo sa'yo eh. Pero dahil lang ba dyan, kaya para sa akin, etong si Jokic ang tinuturing kong best center sa NBA ngayon. Tuwing makikita ko to si Jokic mga tol, palagi ko talaga naalala si Sabonis na dating player ng Portland. Kasi si Sabonis mga tol, siya lang ang center dati na merong ganitong court vision. Pero etong si Jokic, nasa ibang dimension talaga yung skills niya. Kung pag-uusapan ng best center sa NBA ngayon mga tol, meron kang Jokic, Embiid, Gobert at itong si Towns. So bakit si Jokic ang nasabi natin na best center ngayon sa NBA? Una mga tol, kung size at strength ang pag-uusapan, halos pare-pares lang yung apat na yan, di ba? Although, eto si Gobert, bihira mo naman talaga makita na namumuwer sa yan sa ilalim eh. Si Jokic naman, talagang madalas mo makita na mamakulaw sa ilalim. Tingnan nyo to, poste dito, kinaldag na naman, tapos biglang pumihit, yung depensa, kailangan pa niya gamitin yung 100% ng spiritual na kapangyarihan niya para lang mapigilan yung pag-atras ni Jokic eh, kaya yun, iwan tuloy, isinubo na lang. Eto pa, tingnan nyo kung saan nag-start ang poste niyan, at yung pwesto pagkatapos ng dalawang bangga niyan, yung defender pa niyan mga tol ha, tingnan yung pwesto ng katawan niyan habang binabangga, naka-angle pa talaga yan para yung katawan niya nakatuon na kay Jokic eh. Pero wala pa rin eh, lipad pa rin. Tinirahan pa ng harap-harapan, bastos ka tol. Dito naman, simpleng kaldag lang kay Whiteside, wala na, GG na yan. Kaldag pa rin sa Lopez dito, papihit-pihit. Kalata lang ang talon niyan mga tol, pero tingnan nyo, pasok pa rin. Eh kapag nasil ka pa niya sa ilalim, nako, eh lalo ka nang patay ka dyan. Tingnan nyo talon niya mga tol, wow, ang taas ng talon ha, gapiso, shoot naman. Lopez pa rin dito, kinaldag, tinukod ang siko, wakalin na layup yan. Eto pa, Diyos ko po, para ako naglalaro ng NBA 2K ha. Lipad talaga, di ba? Tignan nyo. Si Barnes man naman ang bantay. Wala na, biyahe na talaga yan. Sa loan pass ka na lang mamaya. Pangalawa, dribbling skills at drive to the basket. Para sa akin mga tol, slightly ahead itong si Jokic kay Towns sa dribbling at drives to the basket. Sumunod naman si Embiid at kulelat naman si Gobert. Mukha lang talagang hindi marunong mag-dribble itong si Jokic at mukhang bano. Pero palaging controlled naman niya yung bola eh. Tignan nyo dyan, dalawang dribble, umihit pa. Kinaskas ngayon ng balikat, pabanda yan. Tol naman dito, tingnan nyo yung gulang mga tol. Eh yung siko, di ba? Tingnan nyo yung pwesto ng bola niyan. Kaya hindi na tinuloy yung butata niya, mapapaul ka lang eh. Kumeki naman dito, ginamit ang 100% ng bilis. Ang bilis niyan, pumihit, humukshot, wala man lang nakasabay. High post naman dito, dalawang bangga, lipad. Binauna naman ng siko, tsaka nilayup, pasok yan. Isolation naman dito, sumalaksak na naman. Binauna naman ang siko mga tol, wakali. Nakakatatlong baong ka na ha, sikuhin kita dyan eh. Hindi tuloy makapaniwala si Whiteside mga tol, tingnan nyo, mukhang kagigising lang. Pinaglaro na kagad ng basketball. Pangatlo sa free throw, unang-una dyan si Towns, 96%. Embiid at Jokic, 85%. Gobert naman, 53.8% lang. So solid talaga na free throw shooter itong si Jokic mga tol. Gaano ka solid? Devin Booker mga tol, 82.5% sa free throw ngayong season. Si Jokic, 85% lang naman. Pang-apat, sa assist at IQ. Ito actually ang pinakamabigat sa lahat mga tol. Si Jokic, nag-a-average ngayong season ng 8.5 assists per game. For comparison lang mga tol ha, si LeBron, nag-a-average ngayong season 8 assists per game. Sa buong NBA mga tol ha, sa buong NBA ngayong season, pang-5 si Jokic sa assists. Mantakin yun, pang-5. Sentro yan ha. Si Towns, 4.3 assists per game. Embiid, 2.7 assists. Gobert, 1.3 assists lang. Pet malu, di ba? Ang mabigat kasi dyan kay Jokic mga tol, kahit saan pwesto sa court, class S na halimaw talaga mamasa yung kumag na yan eh. Pinakmabigat dyan sa high post or sa may elbow. Tapos, ginagawa palagi ng Denver kapag nandyan siya, mayroong kakaat kapag nakay Jokic yung bola. Tulad nyan, basta nasa high post yan, kumat ka lang, ganda mo syempre ng konti yung cut mo. Asahan mo, mapapasahan ka talaga eh. Tapos, ang pogi pa ni Jokic, kaya naaakit tuloy tumingin ng depensa. Tulad nyan, tingnan nyo mga tol, napatitig na sa kanya. Ay papa! Prep, kiss! Tapos, magaling din yung sa kickout mga tol, galing sa high post. Tulad nyan, open na open na yan. Pag hindi mo pa na-shoot yan, maghuhugas ka ng pinggan mamaya.
Ayan pa ulit, hanggang puli sa high post, e tapos biglang dumobol team, kick out ngayon kaagad sa shooter, kaya naka-attacking ngayon na close out, wakali layup yan. Siyempre naman, kahit nasa low post, magaling pa rin pumasa yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kapag nag-double team ko dyan, para ka talaga nag-uukay ng sarili mong libingan. Kasi, every time dumo-double team ko dyan, asahan mo, merong paglalamayan mamaya. Kami na ang bahala sa tongkit sa pusoy. Tapos, magaling siya sa stress, diba? Umupwesto din siya dyan sa top ng taki. Pero mabigat kasi dyan, mga tol. Nahihila na dyan yung sentro ng depensa palabas. Eh, magaling nga mamasa, diba? So, yari ka sa mga entry pass niyan. Ito pa, tingnan niyo mga tol. Ayan uli yung entry pass, diba? Ayan naman yung cutter, palabas naman tong isa. Tingnan si Jokic mga tol, saan nakatingin? Sa entry pass, diba? So nagpaiwan tuloy ngayon sa ilalim ng depensa para tumulong. Pero biglang pinasa naman ni Jokic ngayon sa shooter. Na sobrang libre niyan, pwede pa muna magbasa ng dyaryo eh. Swak na yan! Shooting naman, si Towns mga tol, medyo mababa at 46% at 37.5% naman sa 3 points. 22 points yan per game. Si Gobert naman na abangers lang palagi sa ilalim, 60.8% pero never pa tumira ng 3 points kaya itlog yan. 13.3 points per game naman siya. Embiid naman, 55.3% at 39% naman sa 3, 29.3 points per game. At itong si Jokic naman, 56.5% at 40% naman sa 3, 27.5 points per game. So it's about the same lang for Embiid at Jokic. Ang mabigat dito kay Jokic mga tol, ang laki-laking bakulaw pero soft touch talaga sa loob eh. Simpleng-simple lang eh, tingnan nyo, tinanggap sa gitna. Grabe namang talon niya, ang taas! Swak yan! Isa pang mabigat dito kasi, yung mga tira niya, diba? Halos hindi kasi tumatalon eh. So yung peki niya, ma-made in China ka talaga eh. Akala mo talaga kasi, ititira niya eh. Kasi, kung itira naman niya, kapiso lang yung talon. So halos walang pagkakaiba sa pagkakakase. Yung bitaw lang talaga yung pagkakaiba. Tapos, magaling pa sa 3 points. Tingnan nyo, tinatamad-tamad pa yan ha? Pagkatanggap, binato na, parang baliwala lang, patay yan. Sa rebounding naman, siyempre, una si Gobert at 13.5. Si Towns naman, 12.5. Si Jokic, 11.5. At si Embiid, 10.7. Halos pare-pares lang. Tapos sa depensa, dikit lang si Gobert at Towns mga tol. 2.7 blocks at 0.0 steals si Gobert. 2.8 blocks at 0.5 steals naman si Towns. Si Embiid naman, 1.2 blocks at 1.3 steals. Tapos si Jokic mga tol, 0.7 blocks at 1.6 steals. Ang weird, di ba? Sentro, tapos mababa yung blocks. Eh, yung ba namang talon mo, gapiso lang ang taas. Paano ka naman bubutata? Pero ang mas weird dyan, mga tol, yung 1.6 steals niya na good for 12 plays sa buong NBA. Sentro ito, ha? 12 sa steals sa buong NBA. Kakaiba, di ba? Sa isang laban nga ng Nuggets versus Nets, mga tol, ngayong January lang, ha? Nagtala si Jokic ng 23 points, 8 rebounds, 11 assists, at 7 steals. Malapit-lapit ng nag-quadruple-double, mga tol. Astig, di ba? O, commercial muna tayo mga tol bago mag-ending. Sa akin palagay, kung susumahin natin mga tol, si Gobert ay isang defensive monster na talagang limited ang skills offensively. Si Towns naman is a very good offensive player pero medyo questionable yung consistency at shot selection niya. Pero good naman defensively. Si Embiid naman is a more of a balanced player with little playmaking skills at madalas na natin napansin dati na minsan tinatamad dumipensa. Pero itong si Jokic mga tol, parang SM Schumer to eh. We got it all for you. Eh, nasa kanya na lahat mga tol eh, except athleticism. Pero mukhang hindi naman talaga niya kailangan maging athletic eh. Tuwing napapanood ko to si Jokic mga tol, napapakanta ako palagi ng apapaumamaw, papaumamaw. Napakamamaw kasi talaga eh. Ang description ko talaga dito kay Jokic mga tol, siya ay katulad ng isang Jason Kidd na nilagay mo sa katawan ng isang kalabaw na sentro na hindi makatalon. Kung naging sentro si Jason Kidd mga tol, eto siya eh. Siya si Jokic. Yung talino kasi ni Jokic, level 99 na eh. To the point na yung observation hockey niya, kapareho na ng observation hockey ni Katakuri eh. Kaya yung playmaking niya is on another level talaga. At yun yung pinaka-unique na trait ni Jokic mga tol. Ang daming magagaling na sentro ngayon, pero etong si Jokic lang, ang sentro na acting point guard. Shooting wise, wala ka masasabi. Napakaganda na shot selection yan. Madalas mamakulaw sa ilalim at magaling pa sa 3 points. Rebounding naman, kahit hindi makatalon, magaling naman bumax out kaya nakaka-rebound pa rin kahit gapiso lang ang talon. Sa depensa naman, akala mo, hindi magaling dumipesa kasi hindi makatalon at mukhang medyo mabagal kaya mababa yung blocks niya. Pero isipin mo, 0.7 blocks yan, hindi pa tumatalon yan ha? Tapos, yung average niya na 1.6 steals per game ay mas mataas pa kaysa sa mga karamihan ng guards ngayon sa NBA. So wala na talaga tayong masasabing pangit dito kay Jokic mga tol. Ikaw na talaga tol, ikaw na! Ikaw na ang best center sa NBA ngayon. Painom ka naman minsan, ang tagal na nating hindi umiinom eh.
Shoutout kay Cheshire Vlog TV, Jobs TV, Martian Tomino, Jan Eldrick Pinto, Gerald Campos, Aran Gamadu, Choi Peg Joy, Adrian Loke Loke, Nathaniel Philip Buising, Leo Didet Chavez, Lester TV, Team Street Uchin, Lisa Aragon, Sandri Dimpas, JRC Basic Dog Training, Johan Gabi, kay Jonathan ng Labs TV Samantha, DJ Landix Mix and Remix, Martin Loreto, sa lahat dyan sa Tigbaw Baragusan, Davao de Oro. Keep safe mga tol. Abelia Gaming, Ahmed Pads Ribaudin, Ryan Makunat, Philip at Charon, Banggi Itan Boski, Mishara Jalil, Joseph Correa, Jonathan Mansano, Herman Mundok, Peter Jan Malagueña at sa mga tropa dyan sa Mindanao. Junior TV Romeo Avenyon, Abdulan Salapudin, ang haba ng shoutout po, dyan natatain ako. Roy Pangan, Rolly Berga, Lar and Jazz, Jamal Salik, Reng Malpanoga, Nathaniel Mauring, Lexi Reng Soriano, Adrian Estoe, Bidoy PH, Kapeng Barako TV, Samuel Paciente, JR Lordi, Benji Siwo, Reynaldo Alok, Hashtag Pets TV, Batugan Gaming, Hoy magsaing ka na! Velvet Jopix, Ben TV, STEM3, Luis Maranan, Dennis Flores, Renante Carino, Giovanni Rosales, Jeremy Galbe, Raymond Ray Obenza, Jordan Lakio, Erwick Cagare, RJ Samonte, Gretchen Adorador, Rex Chaddaingan, o ano, wala na bang hahabol? Okay, bayad nyo ha, piso-piso. Pambayad kuryente. O yan mga tol, kita-kits ulit tayo susunod na breakdown. Don't forget to like and subscribe sana. Salamat mga tol.